So let's start praying. Dinala natin. How this can be possible? Meron dalawang klase ng dasal. Yung pray deep, ito yung naka-schedule tuwing umaga or hapon o gabi, depende kung anong trabaho mo. So yung pray deep, yung prayer life, naka-schedule. And pray wide, ito yung life of prayer, ito yung walang schedule. Ito yung habang may ginagawa ka, naglalakad, nagdadrive, o kung ano mo ginagawa mo the whole day, kinakausap mo si Lord. Na Tuesday, sabi ko na nakaraang Sunday, tanongin nyo yung mga care group members nyo, ano yung specific time, place na kanilang deep prayer. Sino yung meron lang? Kasa kamay. Kasa kamay. Yung wala pa, singinin nyo ng mga care group leader. Okay? Tapos from time to time, sabi ko nga sa kanila, from time to time, nilipad yung spirito namin, dadalawin kayo dun sa lugar na sinabi nyo, titingnan ko nagpipray talaga kayo. Okay? So, dalawin nyo ha? Hindi. Tanungin nyo po. Tanungin nyo. Kung hindi nyo kayang lumipad sa spirito, tanungin nyo kung nagawa. So, that was the usapan. Pray deep and pray wide. Yun po yung ginawa example ni Jesus sa atin na kailangan nating gayahin. Na kahit siya'y Diyos na nagkatawang tao, meron siyang deep prayer, meron siyang wide prayer. At yung deep, yung wide prayer, wala pong silbi yan pag wala kang deep. Kailangan dalawa. Dahil kung ang puno, ang lawak-lawak ng sanga, ang daming bunga, pero mababaw ang ugat, hindi deep, bubuwal yan. Pagdating ng pagsubok, babagsak yan. Kaya kailangan deep and wide. At mayroong mga tao nakaranas nito, hindi lang si Jesus. They mark the history of Christianity. Sila yung mga luminaries in the dark world nitong mundong ito. Ayan, sila John Haidt, Smith Wigglesworth, Brother Guyon, at marami pang iba. Okay. So we'll go to the next topic. Okay? Let's pray. Let's go ahead. Lord, we thank you today. We pray that you will be with us. We need to speak. We need to be in this place, Lord. Cause us to hear your voice, to feel your presence, and to feel your loving embrace. Lord, we thank you. Lord, we pray that only Jesus be exalted on high at hayaan mo ang lugar na to ay talagang situated na presensya mo. Let the works of the enemy, Lord, be dispelled from this place and let your presence alone be kept. We thank you. We give you praise in Jesus' name. Amen and amen. Okay ba yung sounds ko sa taas? Parang nahihinaan ako dito. Okay lang yun. Okay lang. Sige. Monitor mo siguro problema. Okay, meron po sinabi si John Wesley. Si John Wesley po, for your information, siya po yung tatay, founder ng Methodist Church. Okay, noong panahon na siya ay nabubuhay, itong si John Wesley ay nag-preach sa buong Inglaterra o England, from end to end ng England. And after ng preaching niya, before that, nagtayo siya ng Holy Club composed of few students na nagpipray lang sila na nagpipray-pray. So umaga, marami silang mga prayer meetings. Doon nag-start yung kanilang movement, yung holiness movement nila. Tapos marami silang disiplina ginawa sa sarili nila para bumait, para dumino. So, nung nabuo yung grupo, sabi niya, kay Lord, prayer niya, give me 100 men who love God and hate sin, and I will turn the world upside down. 100 lang na matitinong katao na nagmamahal sa Diyos, babaliktarin ko takbo ng mundong ito. And during his time, yung England ay na-penetrate nila ng gospel. At lahat ng pulungan sa England nagsara. Kasi patay na po lahat ng tao. Sino nang sumayo masyado? Mga din ako pa kayo binigising eh. Kaya po nagsara, lahat po ng mga kriminal bumait. Nag-preach sila sa public places yung mga ninangaw na gamit sinusurrender after the preaching. Okay? So, from corner to corner, walang pindang alak, walang pindang sigarilyo, walang laman ang pulungan, ang mga pulis, kuya po eh. 100 years later, may pumuntang seaman doon na
Nung nilikha niya ang tao, ang sabi niya sa tao, let them have dominion. Pag sinabing dominion, kayo boss, kayo mas susunod, kayo ang may kapangyarihan yan sa earth, over all the earth. Okay? Let them have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over the livestock and over all the earth. Sa buong daigdig ang mayroong authority, dominion and power, men, tao. Okay? Pag si Lord nag-delegate na authority, hindi kami nabawi. Hindi kagaya natin pag sumablay, bawi agad tayo. Sumablay nga eh. Sumablay nga si Eden eh. Hindi pa rin niya binawi. When God delegated authority, it is permanent. God's calling has no repentance. Walang bawian. Binigay niya, kayo ang boss, God sa earth. Inyo yan. Sabi ni Lord, hindi ako makikialam directly, but I will meddle doon sa affair ng earth kung sa inyo ko papadaanin. So parang si Adan ang ambasador sa lupa at saka si Eva. O ano yung gusto ng presidente o hari, pinapadaan sa kanila. The problem, alam na demonyo yan. The problem then is yung loyalty, yung connection ni Adan at Eva nalipat kay Satanas. Okay? Nalipat kay Satanas. From that time onwards, ang control sa earth, sa tao pa rin, kaya lang, hindi na yung command galing kay Lord, galing na sa demonyo. Kaya gumulo ang daigdig. Alam niyo yan? So, sabi ng Psalm 115:16, the heavens, ang heavens po, may first heaven, second heaven, third heaven, may cloud nine din. And the Lord's heavens, but the earth He has given to the children of men. Yung universe kay Lord, kasama yung earth kay Lord. Kaya lang may delegated authority kay Adan. So, hindi pwede mag-intrude si Lord sa earth without man's consent, without man's approval. Hindi pwede makialam si Lord sa earth, sa buhay mo. Kasama ba yung buhay mo sa earth? Pamilya mo, kasama sa earth? Sino mga taga-earth dito? Plasa ka ngayon. Walang Martians? Okay. Kung lahat tayo taga-earth, hindi pwede makialam si Lord sa buhay mo. Makikialam lang si Lord sa buhay mo pag ikaw ay nag-pray. Praying is like, alam niyo yung wrestling eh, nag-reach ko na to, last year yata eh. Yung tag team na wrestling, may nariapatan. Tapos ginugulpi na yung pinakabansot sa grupo, no? Pinakamahina. And then, itatag niya yung kamay na sa pinakamalakas kay Andre the Giant, kunyari. Pak! Pasok kay Andre the Giant, lahat ng mga kalabang iitsa lang ganun isa-isa. Di ba? So praying is like tagging the hands of God. Lord, di ko na to kaya. Help. Hello? Para itong wrestling. Lord, di ko na to kaya itong laban na to. Lord, di ko na kaya itong problema na to. Lord, hindi ko na kaya itong sitwasyon na to. Lord, di ko na kaya itong sakit na to. Lord, di ko na kaya itong taong to. Tag. Pray. And then, papasok sa eksena si Lord. At pakikailangan niya yung problema mo. Siya gagawa ng solution doon. Itatapoy na lahat ng mga kaaway mo. Di ba? Let's know. Ganun ang prayer. At hanggang hindi na nagpe-pray, hindi pwedeng makialam si Lord. Daya yun. Explain ko sa mga susunod na pagkakataon, bakit may mga ganung batas? Not now. Kukulangin tayo ng oras. So praying is tagging the hands of God. Praying is we ask God for help. Pray is, tinasabi natin, Lord, makialam ka na rito. And because meron ka approval, subukan niyong pumasok sa bahay. Nakapunta na ba kayo sa malalaking subdivision? Let's say, Oro Vista. Oro Vista Royal. Pag pumasok ka sa subdivision, kahit na sa Beverly, galing kami ng isang linggo. Pagpasok mo, hindi ka papapasukin sa gate ng subdivision kung hindi mo na may approval sa may-ari ng bahay na pupuntahan mo. Tatawag yung guard, hello, meron po kayong bisita dito, ang pangalan mo, ganito, ganito. Pag sinabi ng tao, may-ari, sige, papasukin mo, pwede ka pumasok. Pero pag sinabi, ay hindi po pwede, huwag mo papasukin yan, hindi ka makakapasok. Nakapunta na kayo sa mga ganong subdivision, may malalaki ganun po. Ganun po ang usapan dito sa earth.
Pag walang approval sa iyo na makialam si Lord, hindi siya makikialam sa buhay mo. Kaya kung tamad ka mag-pray, sinosolo mo ang problema mo. Pag tamad ka mag-pray, sinosolo mo yung solusyon sa problema mo. Kinakaya mo yung laban ng buhay pag di ka nagdadasal. Nagigets nyo ito?
Maraming. Pero ito pa ginawa ni Lord. Hindi pwede makailang ang Diyos Earth. Kaya yung Diyos naging tao. Sabi ng Javelin, nadaya na naman ako. Sa grace na, nadaya na ako. Parang mukhang daya yung grace, alam nyo. Imagine mo yung tao mo lang ginawang mabuti, biglang naging mabait dahil sa ginawa ni Jesus sa krus. Ang tawag doon is justification. Wala kang ginawa. Ninanggap ka pa rin. Ang tawag doon, justified. Galit na galit ang Diablo sa grace. Galit na galit ang Diablo sa pinagigawa ni Lord para sa atin. Imagine mo, hindi pwede pumasok ang Diyos eh. Hindi pwede makialam sa buhay mo ang Diyos eh. Kaso, ang ginawa ng Diyos, naging tao. So, pwede na makialam. Nakakaintindihan dito. Pwede nang makialam. Kaya sabi dito sa huling verse, Hebrews 7:25, consequently, in the conclusion, ito yung meaning, he is able to say to the uttermost, those who draw near to God, through him, Jesus, since he always lives to make intercession for them. Noong unang panahon, walang makitang nagpipray. Maraming tao tulog. Maraming tao hindi nagdadasal. Pero mula nung dumating si Jesus sa lupa, umakyat sa langit permanently, meron ng intercessor para sa earth. Meron na tayong intercessor na hindi natutulog. Kaya minsan di ka nagpipray, buhay ka pa. Bakit? Si Jesus nagpipray sa iyo. Yung kakulangan mo, siya kumubulok. Ah, ganun naman pala. So pwede naman pala hindi magpray. Eh, huwag ka pala talaga naman eh. Ito ay pagtakip sa iyong kakulangan. Hindi sinabing magkulang ka araw-araw. Hello? We always, basahin nyo nga yung may guhit. 1, 2, 3. Pangyarihan. Ulitin po natin yung puno power and knowledge. Sige, 1, 2, 3. Ano sa Tagalog? Lagi siyang buhay, hindi namamatay ang ating Diyos, hindi namamatay si Jesus. Wala siyang nabuhay muli, lagi siyang buhay at nagdadasal para sa iyo. Every time that you fail, every time that I fail, nakakabangon pa tayo. Sabi niya kay Peter noong time na si Peter ay pagkakalulu siya, ay itidinay siya. Sabi niya, Peter, itidinay mo ako 3 beses. Pero pinagdasal kita na huwag kang tuluyang mapalo o bumagsak. And when you recover, encourage your brothers. Nabasa niya yan? Nabasa niya yan? Sa Matthew 26 siya tayo. Sabi niya, pinag-pray kita bago ka pa bumagsak, para pag pagbagsak mo, makakabangon ka. Kung wala lang nagpe-pray sa'yo, hindi ka na makakabalik kay Lord. Sabihin mo sa katabi mo, kung wala lang nagpe-pray sa'yo, hindi ka na makakabalik kay Lord. Kaya nga, we encourage those leaders and workers na yung mga nalayo dito, pag-pray niyo pa din para makabalik ka rin kay Lord. Dahil pag wala lang nagdasal yan, kawawa ka lang nila. So, prayer is needed. Okay? Trespassing pag pumasok sa teritoryo ng walang paalam. Si Lord, nagpaalam sa atin. Pag binigay natin approval through prayer, nakikialam siya sa sitwasyon ng buhay mo. Kaya kailangan mong magdasal. Sabi mo sa kami mo, kailangan mong maghingi ng tulong, kailangan mong mag-pray. Ang hindi nagpipray, mayabang. Okay, mayayabang ang hindi nagpipray, ibig sabihin kaya nila mag-isa. Now, pasatahan mo lang, meron 3 levels of prayer based on my experience, not based on any books na nabasa ko, wala pa po ako nabasa nito mga to. Most sa mga tinuturo ko, karamihan dito, 50% higit, hindi ko pa nabasa sa libro. So, based on experience and nakikita ko sa mundo, may 3 levels of prayer. Number 1 is praying to God. Number 2 is praying with God. Number 3 is praying for God. Nakakaiba lang naman po sa gitna. Yung 2 with and 4. So yung praying to God, ito yung prayer according to our will, wants, and desire. Yung nagpe-pray ka sa Diyos, galing sa gusto mo, okay, galing sa plano mo, kalooban mo, we come to God as we are with all our goodness and wickedness. Ito yung lumalapit ka sa Diyos kahit sino ka pa. Ito yung mga dasal ni David. Lord, sakain mo yung kaaway ko, basagin mo yung panga. Nabasa niyo yung mga dasal na gano'n sa Psalm? Lord, madulas sana sila malaglag. Eh, ang daming dasal na gano'n sa Psalm. Alam niyo ba,
pwede ka bang mag-pray, Lord, mamatay na sana itong mga to? Pwede ba? Pwede? Pwede? Pakinggan ni Lord? Pakinggan. Pero hindi niya sasagutin. Alam mo, lahat ng kalokohan mong dasal, kaya itolerate ni Lord Diyos siya eh. Kaya kanya intindihin na galit ka lang sa oras na yon. Kaya kanya intindihin na masama lang ang loob mo. O kaya intindihin masama ka talaga. Kaya kailangan mo siya. Pero hindi lahat ng dasal mo sasagutin niya. Lahat ng dasal.
Yun na yan, bago ibigay ni Lord yung gusto. Psalm 37, delight yourself in the Lord, and He will give you the desire of your hearts. Make the Lord your delight, and He will give you your delight. Pag hindi ka masaya kay Lord, kahit anong magbigay niya sa'yo, hindi ka pa rin magiging masaya. Maging masaya ka muna kay Lord. Sabihin mo sa katabi mo, maging masaya ka kay Lord. At magiging masaya si Lord na ibigay pa yung ads on mo. Ilas sa ulo mo. So you ask and you do not receive because you ask sa ibang translation amiss. Mali. Mali yung pinagdadasal mo. O mali yung motivo mo. Let's pray to God. Pinakikinggan ni Lord? Yes. Sinasagot ni Lord? Kadalasan hindi. Pray with God. It's like a precision guided missile. Nakakita na kayo ng missile, ang target jet. O aeroplano mabilis. Tapos sinahabol. Bigla umikot yung jet, umikot din yung missile. Nakakita na kayo ganun? Ganito tayo yung prayer na to. This kind of prayer, it hits the target. Precision-guided prayer or Holy Spirit-guided prayer, a prayer that always receive yes for an answer. Walang no dito, walang no. Yes lang. Sino gusto lahat ng prayer niya? Yes. Okay. Ito yun. It is praying in accordance to God's will. Hindi yung will mo, hindi yung gusto mo, hindi yung desire mo. Yung desire ni Lord para sa'yo. Yung gusto ni Lord para sa'yo. Ngayon, tanong, sino bang mas magaling? Ikaw o si Lord? Oh. May faith ka ba na tanggapin yung gusto niya sa'yo kahit hindi yun ang gusto mo? I give it all, my heart and soul, Jesus and me. Nilalawa na si Lord. Kumakanta ka ng hindi mo alam ang meaning. Gets mo ito? Makukuha mo lang yung yes answer pag yung prayer mo in line with God's will. And God's will is always the best. Our Father knows what is best for us. Kung yung akala mo yan ay yung best, ang baba kasi ng criteria mo. Kaya gusto ni Lord yung pinaka-maximum best sa'yo. Kaya iiyak-iyak ka pag may ginanggal si Lord sa buhay mo. Lord, akin na yun. Sa tingin ni Lord, taong grasa, okay na sa'yo. Ang baba ng criteria natin. Eh, wala na kasi iba, Lord. Lalo na pag labla yung pinag-usapan, no? Wala na naniligo sa akin, Lord, siya lang. Tatanggalin mo pa. Palagay niyo. Alagay nyo lang. Yung mga ganong pananampalataya, isa na nga lang nandiligaw sa akin. Lord, wala naman akong magpipilian pa. Paano na? Nililimitahan mo kasi ang Diyos sa buhay mo. Nililimitahan mo. Don't limit God. Kung ilan lang ang nandiligaw sa'yo, sige, isang nandiligaw sa'yo. Isang taong grasa, kasi wala namang iba. Pwede na to. Eh kaso, hinahanda pala ni Lord sa malayong lugar yung prinsipe mo. At patating yung prinsipe mo bukas, kaso tinanggap nila yung proposal ng taong grasa ngayon. Eh dumating yung prinsipe kinabukasan, hindi ka nakapag-antay. So, nag-face ka habang buhay. Guided prayer, sabi ng Romans 8, likewise, the Spirit help us in our weakness. Mahina kasi talaga tayo, totoo lang. We do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us. With groanings too deep for words, He who searches the hearts knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. Pag ikaw guided na Holy Spirit, pag nag-pray ka, Lord, may prayer ako, pero ano yung gusto mo? Lead me, Lord. Pray in me and through me. Pag yung prayer mo guided na Holy Spirit, sakto. Ayon sa kalooban ni Lord. Diba? I surrender all, pati yung will mo. Yung Romans 12, 1 and 2, paano mo malaman ang kalooban ni Lord? Offer yourself. As a living sacrifice. Sa Old Testament, ang sacrifice dead.
Walang choice. Pero ikaw may choice. You surrender your will. You surrender your desire. Your dreams. Aspiration, ambition, Lord, ito. Sinusurrender ko sa'yo kung anong gusto mo, yung gawin mo. Dahil alam ko, mas magaling ka sa akin, mas matalino at mas mabait ka. At lahat ng plano mo sa buhay ko, pawang mabuti at magaganda. Wala kang pangit na plano. Alam mo rin,
The devil will stop you to pray. The devil will do all that he can do to stop us from praying. Paantokin ka, tamarin ka, ikondi mo yung sarili mo, hindi ang pangigigan ni Lord, bla bla bla, o natatakwa kay Lord, hindi sila yung prayer. Panalo si Satanas dyan. But when you pursue, when you pray hard, more, pumapasok tayo sa spirit world. When we pray, we enter the matrix. Alam niyo na yung matrix? Sa Bible, the word the matrix is inside. Inside the spirit world. Pagpasok ni sino may bida sa matrix? Oh, si Keanu Reeves. Nagiging invincible siya yung mga bala. Dinatang po niya ginagawa popcorn, di ba? Nagiging iba yung mapangyarihan niya pagpasok sa matrix. Sa outside the matrix, normal lang siya. Prayer is like entering the matrix. When you enter the prayer closet, when the prayer atmosphere in the spirit, nagiging invincible ka na. Nagiging powerful ka na. Di ba? May experience ka na iba, kung tapos mag-pray, parang maglaki-laki nila, lakas-lakas nila. Alam niyo yan? Hello? Bisa pa nag-wait sa ako. Ilang kilo yan. Biglang nadapotin yung cellphone ko. Nakagulat ako na yung cellphone ko. Wala ba itong laban? Biglang gumaan eh. Kasi yung tunay na labanan, when you enter the matrix, the prayer atmosphere, lumalakas ka. Pagbalik mo sa tunay na buhay, para ang dali na lang ng problema. So, ito. Pag seryoso kang mag-pray, may kalaban. May pipigil sa'yo, may hahadlang sa'yo, may manggugulo sa buhay mo at pamilya mo, ituloy mo lang. Amen? Kaya sabi dito sa Ephesians 6, finally, brothers, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God. Yung be strong in the Lord, sabi dito sa Ephesians 3:20, the power of God is within you. Okay? So, yung power na tinutukoy, wala sa labas, sa loob mo. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil, for we do not wrestle against flesh and blood. Hindi tao ang kalaban natin. Hindi yung tatay mo, nanay mo, kapatid mo, boss mo, boyfriend mo, girlfriend mo. Hindi yung mga tao sa paligid mo. Hindi yung mga kasama mo sa bahay. Hindi yung kapatid mo. Ang kalaban natin, demonyo na ginugulo kayo, pinag-aaway kayo, pinagsasabong-sabong kayo. Hello? Demonyo ang kalaban natin. At ang sabi dito, sila yung ka-wrestling natin. Nakakita na kayo ng wrestling na may round 1, round 2, round 3. Ang original wrestling sa Japan, may bilog, yung mga sumo, no? Meron na ba dito? Ahawak lang sila gano'n. Tapos, pag nailabas doon, talo. Yung wrestling naman modern niya yun, pag nabilangan ng tatlo, talo. So, walang aawat. Walang round 1, round 2, round 3. Ang wrestling ay tuloy-tuloy. Kaya wrestling ang ginamit dito, ang pakikipaglaban natin sa demonyo, kahit tulog ka, ang demonyo may ginagawa laban sa'yo. Kaya nga dapat, bago matulog ka, inunahan mo na sa Lord, ingatan mo kami, sapakin mo tong demonyo ito para habang tulog kami, tulog din siya. Sabi ko, pwede ba yun? Kaya nagpipray bago matulog, kasi ang demonyo may gagawin sa'yo habang natutulog ka. In-advance mo na ngayon yung weapon mo, pinakulanan mo siya ng minsan mo. Aalis ka sa umaga, papasok ka. Eh, ang demonyo may binabalak sa'yo, eh, kaso nag-pray ka na, naunahan mo na siya, panalo na ayaw lagi. Amen. Pag di ka nag-pray, ayun, lugo-lugo ka sa hapon. Ang dami mong problema, ang dami mong na-encounter, kasi kulang. Kaya sabi dito, ang kalaban natin ay demonyo at ang labanan wrestling non-stop. Walang pahingato. Against rulers, against authorities, against cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Naka-ano sila, nakarango-rango itong mga ito. Okay? And then, pag lumaklaw tayo sa verse 18-19, matapos banggitin yung mga armor na isusuot, breastplate of righteousness, helmet of salvation, sword of the spirit, blah blah blah, biglang sabi dito, praying at all times in the spirit. Kailangan kang mag-pray lagi dahil ito lang talaga yung gera. Dito lang tayo magtatagumpay laban sa demonyo. Hindi tayo mananalo sa demonyo pag salitaan. Kunwari, nag-away-away na kayo sa bahay. Salitaan ang gamitin nyo ay lalong gugulo. Experience ko yan. Kaya experience nyo? Sino naka-experience ng ganun? Na pag nag-away kayo tapos nagsalitaan, lalong gugulo? Eh, tumahimik ka kaya. Atras, pray. Alam mo, nakakalimutan natin ito. Minsan merong acronym na, hindi ako sure kung ito.